Hello guys! Welcome back to my channel, Pinay sa Paris. Ito po ay papakilala ko ulit po sa inyo yung sarili ko. At kasi unan matagal po akong hindi nakapag-vlogs at yung mga ibang followers ko, pasensya na po at hindi ako nakapag-upload. At ayan nga po, at magpapakilala ulit ako ng panibago at kung sino ako, kung anong buhay ko sa abroad, at bago po ako nag-abroad, kung ano din po yung mga naging experience ko or mga naipundar ko habang nandito ako sa abroad at gano'ng katagal na rin ako sa abroad. So, simulan na lang po natin sa ano, kung paano ko nakarating dito sa France. Ano na kasi po ako dito sa France ay 33 years na yata ako dito sa France. So, nung mag-abroad po ako, ay 27 years old po ako. 1991 ako nung dumating dito sa France. At ang nagdala nga sa akin dito ay asawa. Nakapangasawa kasi po ako ng French. Sa Pilipinas ko na-meet. Tapos, matagal kami nagsama sa Pilipinas. Nang 6 years yata kami nagsama sa Pilipinas. 1987 yata yun. Nasa Pilipinas pa kami. Tapos nung magpunta kami ng France, 1991 na, pero nakasal kami ay 1991 na rin po. Kasi pabalik na siya ng, tapos, ng ano kasi siya, taga-embassy kasi siya, sa French embassy. Nung pagbalik niya dito sa France, minitbit niya na ako, kailangan namin magpakasal, kaya nagpakasal kami. Then, galing po ako sa pamilyang mahirap. Yun. Mahirap lang kami, tapos ang kapatid ko ay 7 lalaki, tapos 5 babae. Bali, nasa gitna po ako, pang 7 ako. Ang panganay sa amin ay babae. Tapos, nung, ayun nga po, nung makarating ako dito sa France, nag-iba rin na ugali ng asawa ko, at siguro ako din nanibago, bagong culture, bago lahat. At dahil nga mahirap din kami, gusto kong makatulong sa pamilya ko, gusto kong magtrabaho. Pero yung ex-husband ko kasi nga po medyo may kaya. Kasi nga ano siya eh, military siya. Bali na destino siya sa Pilipinas ng 10 taon. Ano siya eh, yung diplomat siya sa Pilipinas, Armed Forces Attaché siya sa ano, French Embassy. So medyo malaki ang agwat namin, ang age gap namin na. Tapos nung ma-meet ko siya, ay divorciado na siya. May isa po siyang anak. Ako po ay hindi nagkaanak at hindi ako nagkaanak sa kanya at hindi rin talaga ako nagkaanak. Ayun. Bali, unang asawa ko siya. At hindi na rin ako nag-asawa uli. Hindi na ako nagpakasal. So, sa Pilipinas kami nga nagpakasal. So, yun nga po. Nung pagdating namin dito sa France ay nanibago ko at saka siyempre gusto kong makatulong sa Pilipinas. Pero yung asawa ko ayaw niya kong pagtrabahuhin. Dahil siyempre magiging trabaho ko dito ay katulong ay ayaw niya nun. Pero ako ay matigas ang ulo. Kaya pinilit ko talaga magtrabaho, nagpakatulong, nagano yung mga part-time, linis-linis ng bahay. Tapos naipapadala ko yun sa Pilipinas. Tapos kasi malilit pa yung mga kapatid kong mga bunso sa akin. Mga nag-aaral pa. Mga elementary lang sila noon. Kasi yung papa ko nga po ay 1980 na paralyzed na siya eh. Wala pa man ako sa abroad ay paralyzed na yung papa ko. Tapos, syempre sa dami namin, wala namang maasahan. Yung mga panganay na kasi pag-asawa ng maaga eh. So, nagpilit ako magtrabaho at hindi yun nagustuhan ng ex-husband ko. Kaya, ang nangyari, 2 years pa lang ako dito sa France, naghiwalay na kami. Nag-file kami ng divorce ay 94 yata po yun. Naghiwalay kami ng 93 na eh. Tapos 96 na pronounce yung divorce namin. So, ayun po. At ay papakita ko sa inyo yung unang bahay namin sa Pilipinas bago ako nag-abroad ay ito nga po, ano ko na lang sa inyo. Ang lumang bahay namin nung bago ako nag-abroad ay talagang iyan ang bahay namin. Nung ano, bago ako nag-abroad hanggang
hanggang 19, ano ba yun? Ah, hanggang 2000 po. Year 2000, yan ang bahay namin. O 90. Basta, nag-start ako magpatayo ng bahay ng 2000. Ipatayo ko yung unang bahay ko. At kaya ako naman ipatayo kasi mama ko namatay ng 1995 dahil po na aksidente sa bagyo. Na ano ba? Nung lumalakas ang bagyo noong 1995, nahagip ang mama ko ng bagyo. Tapos namatay siya na parang sinisi ko yung sarili ko dahil kung pinatayo ko kagad yung bahay, hindi siguro mangyayari yun sa mama ko dahil lumabas yung mama ko sa ano, sa bahay para maghanap ng mapapagtaguan dahil malakas ang hangin. So dahil nga namatay siya nung nag year 2000, ayun, nag-start na ako magpatayo ng bahay. 9 years na ako dito sa France noon. Kasi ang tagal nga nung divorce ko, kaya hindi ako nakapagpatayo agad ng bahay sa Pilipinas. Tapos, natapos ko yung bahay na yon ay tumagal po yun ng 5 years. Kasi nga, siyempre, wala naman akong budget. Wala naman akong budget. Basta, naglakas loob lang ako. Tapos, pagkatapos ng ano, nakabili din ako ng jeep para mabigyan ko ng trabaho yung mga kapatid ko. May pasada nila yon para at least hindi na ako masyado nagpapadala ng pera. Tapos nabili ko rin yung lupa ng tiyo ko sa bundok. Ito nga po siya. Tapos napalagyan ko po yun ng maliit na palaisdaan. Kaya lang after ano, hindi ko alam, binenta naman ng kapatid ko. So, na-disappointed po ako nung ibinenta yun ng kapatid ko. Kaya, 2017, nag-decide naman ako magpatayo uli ng panibagong bahay na ano, kasi yung bahay na yan sa probinsya, yung una nga po, yung isa, yung ito. Itong bahay na ito sa probinsya. Ano po yan? Hanggang third floor. Bali, bawat floor po niyan ay may kitchen. Tapos, malaking bahay po yan eh. Nasa 5 million na naubos ko. Kaya lang, walang titulo yung lupa. Yung pinagkakatayuan niyan, walang titulo kasi bundok. Tapos, yung mga kapatid ko. Away-away. Away-away sila. So, na-stress na po ako. Dahil, ano, na-stress ako. 2017, nag-decide na ako magpatayo uli ng panibagong bahay na talaga yung akin na hindi ko na isasali yung mga kapatid ko. Ta, yun. 2017, ito na nga po. Itong bahay na ito sa Laguna naman po ito. 2017 niya po. 2017. So, natapos ko po siya ng 2000... Ano ba? 2020 ata o 21. So, natapos ko po siya ng 2020 o 21. Dahil malaki naman po yung lote ko. Tapos na yung siya. Napatayuan ko naman po yung kapatid ko. Ito nga po. Yung sumunod sa akin na lalaki, siya yung marin. Bali, nag-taker ng aking bahay. Siya yung napatayuan ko po ng ano. At na. Kasi siya, inumuna ko ng kote nanti. Na ano yung ano ko. Medyo maraming naalala. Parang nasikip yung aking lalamunan. Maraming mga naalalang mga tampo-tampo sa kahinanakit. Kaya medyo paano. Minsan ayoko naman balikan yun eh. Siyempre, ano. Tapos, ayan, napatayo ko ngayon kapatid ko ng bahay. Ano, pero sabi ko nga, pag ako nag-for good na, parirentahan namin yung bahay na yun. Ayan na nga po siya. Itong bahay ng kapatid ko. Ano yan, 2 bedrooms. Ang ano niyan, ang lote ay 150 square meters po. Yan. May isang garahe, 2 bedrooms. Pero wala pang, wala pang ano, wala pang pintura. Katapos, dahil pwede na naman tirahan, na lagyan ko naman siya ng mga furniture. Ito kasing kapatid ko ay walang trabaho. Kasi hindi naman nga nakapagtapos ng pag-aaral. Sa kanya ko nga inano yung bali yung jeep kasi siya nagda-drive. Tapos na-stroke naman siya, kaya ayun. Wala na talaga, totaling
Nakasandal na talaga sa akin. Tapos pinagawa ko rin po na isang maliit pang bahay, yung isa ko naman kapatid. Bali, kuya ko naman siya. Kuya ko naman siya, yan, hindi pa tapos. Wala pang pintura. At ibig ko sabihin, no, wala pa talagang ano, wala pang bintana, wala pang tiles. Marami pang kulang po niyan. Siya naman ay nakatira sa ngayon sa bahay ko dahil malaki naman po yung bahay ko. 5 bedrooms po yan. At ito, ipapakita ko pa rin sa inyo itong video ng, ano, ng bahay ko po. Ayan po. 5 bedrooms po yan. At, pasensya na. At yung pong baba ay nandun yung aking kwarto. Yung master bedrooms po ay nandun po sa baba. Tapos po sa taas ay 4 na kwarto. Sorry. 4 na kwarto po yung taas. At doon po sa baba ako. At nagpalagay niya ako ng patio. At yung dirty kitchen ko ay nasa labas. Kaya halos lagi nasa labas lang kami pag ako nauwi ng Pilipinas. Wala, sinisipon talaga ako. Sinisipon ako sa aking kwento. Basta kasi pag yung nabalik ako guys sa mga nakaraan ko, napapayak ako. Pero ayoko umiyak. Dahil siyempre, bago ko naman narating itong aking kinalalagyan, maraming sakripisyo, maraming matampo-tampo sa mga kapatid. Siyempre, yung pera, papadala mo. Misa nagagastos. Matulad nung binenta ng kapatid ko yung lupa ko, yung mayroong palisdaan. Na hindi ko alam. Siyempre, ayan, iyak na ako. Tigil ko nga. Siyempre, nagdamdam ako doon. Kasi ang laki nang naubos ko nung pagpagawa ko ng palisdaan. Inano ko lang yung para nga matulungan sila para hindi sila iasa sa akin. Ayan. Iyak na naman ako. Ayoko na nga. Ayoko na maalala. Kasi nakamubo na nga ako. Yung pala parang hindi pa rin. Pag naalala ko, nasasaktan pa rin ako. Inhale-exhale daw. So, ayan nga po. At pinabayaan ko na lang. Pinabayaan ko na lang. Pati yung bahay ko nga doon sa probinsya, yung una kong pinatayo, pinabayaan ko na lang. Binigay ko na lang yun sa kanila. Hirap. Ayoko na. Teka, kalma. Kalma, kalma. Huwag mo nang isipin. Kalimutan, kalimutan. Kalma. Ito, maswerte rin naman ako sa mo guys at simula nung pumasok ako dito sa amo ko to nung 1998 pa ako narito na ako sa amo ko. Itong amo kong ito ay walang asawa, walang anak. Balo siya, tapos hindi siya nagkaanak, tapos grabing yaman niya, pero bait. Ayun pa service niya ako, hindi ako nagbabayad sa akin service room, tapos ayun, at lumipat na nga siya ng Switzerland. Ngayon ako na lang yung naging caretaker dito sa bahay niya. Minsan nauwi, minsan hindi. Pag nauwi naman siya ay mga 1 week lang o 3 days, ganun. Tapos, ang bait niya, hindi niya ako, hindi niya binabante ako ng ginagawa ko. Hindi niya, ano, hindi niya chin-check kung nagtatrabaho ba talaga ako. Basta ang mahalaga lang, siyempre maging honest ka kahit wala yung amo mo. Kailangan magtrabaho ka, ayusin mo lahat yung trabaho mo. Yun lang ang ano. Tapos, ayun, ngayon po ay 60 years old na ako. Tanda na. At, siyempre, malapit na rin mag-retire. Ang sabi naman ng amo ko, hanggang kailangan niya ako, dito lang ako. Ang amo ko ay 85 years old na. So, yun na lang din, ano ko na lang din na gagantihan ko na lang na amo ko na hanggang kailangan niya ako ay dito lang ako. Siguro pag yung hindi niya na kaya mag-travel, mag-stay na siya sa isang bahay niya lang. Kasi napakarami niyang bahay. May bahay siya sa 2 bahay niya sa Switzerland, may bahay siya sa Spain, may bahay siya sa Italy.
Tapos dito nga sa France. So ako yung nasa France. Dito sa Paris. Tapos hindi ko alam kung saan talaga siya mag-i-stay pag nag-retire na siya. So pag yung nag-retire na talaga siya, eh, ibig ko sabihin hindi po retired. Talaga retired na nga siya. Ako yun. Ako yung magre-retired. Ibig ko sabihin pag yun talaga hindi niya na kaya mag-travel, siguro mag-ano na siya, mag-decision siya kung saan bahay na talaga siya mag-i-stay. So pag dito sa Paris, di ano ko siya, alagaan ko siya hanggang sa kanyang, ano, hanggang sa hindi niya na kailangan. Pero pag sa, ano, pag sa Switzerland, baka ibenta niya ito na sa Paris. So, pag binenta niya na itong apartment na to, uwi na ako sa Pilipinas. Siguro meron na ako. Ano. Inaasahan ko na lang po ay yung magiging retirement ko. Malaki naman din na makukuha ako sa retirement ko kasi nag-start ako magtrabaho ng full-time dito sa Paris ay 1992 po, declare na po ako noon ng full time. Hindi po ako nawalan ng trabaho, talaga lagi akong full time, kaya ayun, sabi nga ni Amo, malaki din na makukuha akong retirement, kaya dahil mag-isa lang naman ako, wala naman ako asawa, walang anak, pagkakasyahin ko na yun, tapos yung mga pinatayo ko ng bahay para sa mga kapatid ko, parerentahan ko yun pag ako naroon na, para instead na bigyan ko sila ng pera ng pang ano nila, monthly nila, ay kan yung renta na lang sa bahay ang magiging kanila. Pero dahil malaki naman yung bahay ko, siguro pwede nang sama-sama kami dun sa bahay kasi matatanda na naman. At saka nag-iisa lang naman ako. So yan guys, at pasensya na po. Kanina eh, medyo ano, masyadong emotional. Halos na ano, naiyak. Kaya, ayan po, at ngayon po ay tututok na ula ako dito sa YouTube ko, at marami pa nga akong mga nalaktawan eh, kasi hindi ko kayang ikwento. Ayun na lang po, para makilala nyo rin po kung sino yung pinapalo nyo, at ito nga, at ang trabaho ko dito ay maglinis ng bahay, mag-alaga ng yung mga matanda pag narito. Lahat pong trabaho ginagawa ko. Nagluluto, naglilinis, nagka-garden, naglilinis ng mga bintana. At pag wala si Amo, nung nagpapatay ako ng bahay, nag-aalaga ako ng mga aso, mga part-time ko, ganyan. Basta mayroon akong extra takbo po ako ng kung saan sa ako nagminsan nagtinda ako ng halo-halo. Marami akong mga racket-racket po. Kaya, ayun, nakakasurvive. Kaya, lakasan lang din po ng loob yan. Sige guys, mahaba na po itong aking kwento. Baka umiyak na naman ako eh. Maraming salamat po. Thank you po sa inyong lahat. At siyempre po, hindi ko naman in-expect na magugustuhan niyo yung kwento ko. Hindi ko naman din po. Siyempre po, kanya-kanya tayo ng takbo ng buhay at paniniwala sa buhay. Ako ay tumulong sa mga kapatid ko, yung iba ay medyo kinukontra yung ganon. Eh, siyempre po, pag lumaki ka sa hirap, maawain ka sa mga kapatid mo, ganon. Kaya, dahil laki ako sa hirap, kaya ganon ang nangyari sa akin. Siguro kung hindi kami mahirap, siguro hindi ganon na magiging sitwasyon ko, at hindi magiging ganon ang pananaw ko sa buhay sa mga kapatid ko. Ayan po. Sige po, salamat at baka upayakin na naman ninyo. Thank you po, thank you. Please subscribe at like and share po. O kahit like lang po at saka comment lang. Sige po. Thank you, thank you, thank you po. Maraming salamat po.